back with another video, and for today I will be sharing you guys what's in my hospital bag. So I'm 38 weeks pregnant and super excited na kasi malapit na, sobrang lapit na lumabas ni Caitlin. And actually matagal ko nang hinanda yung mga dadalhin in case na makaramdam ako ng paglilabor or in case na manganganak na ako. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano laman ng baby bag and ng personal bag ko. Unahin natin tong baby bag. Actually, bigay ito ng kuya ko, itong baby bag. And sabi ko talaga, pang kay baby lang talaga to. Kung ano ilalagay ko dito, kay baby lang. Hindi ako maghahalo ng gamit ko para, alam mo yun, naka-organize siya. Ganito siya kalaki, ayan. Dito, merong malaking pocket. Ayan. Tapos meron siyang mga lagayan ng pwedeng essentials ni baby. Or mga bottles, baby bottles. Then dito, merong karugtong na mat. Changing mat. Ayan. Dito may papatong si baby kapag gusto mo siya palitan ng diaper. So dito sa unahan, hindi ako masyadong naglagay ng gamit. Kasi ayokong masyadong nakaumbok yung sa harap. And halos pinagkasya ko dun sa pinakaloob yung mga dadalhin ko in case na mga nganak na ako. Ayan sa side, ayan. Meron another pocket. Ayan, mahirap saan. Kasi ayan o, pwedeng makip yung cold o yung pagiging warm nung, bawa, gatas, ganun. Ayan. Hindi rin ako naglagay masyado dyan. Nandito sa kabila, may ganun din. Pero, hindi na siya katulad nung nasa kabila. So, pagbukas mo ng baby bag ni Caitlin, bubungad agad sa akin is etong box na to. Which is, may nakalagay na label. Ayan, nilagyan ko siya ng label actually. Ayan, Caitlin's Essentials. So, need kasi ng mga nurse or mga ng OB kapag mga nganak na, it's yung mga essentials si baby like. Ayan, baby oil, alcohol, petroleum jelly, ayan. So, ayan yung nandito sa taas, sa unang level ng ating box. And then, sa loob, dito ko nilagay yung cotton buds. Baby soap. Ayan. Mga bulak. And baby wipes. So, limited lang yung dinala ko kasi ang sabi nila, yung ibang gamit daw is hindi na nababalik. So, syempre ako, pagiging matipid, gusto ko pa rin yung kung ano lang yung need, yun lang yung dadalin ko. Kung ano lang talaga yung kailangan, kung ano lang yung ipinadala sa akin ng OB, yun lang yung dadalhin ko. Kumbaga, limitado lang yung dadalhin ko. Kasi ayoko naman nung sobrang dami, tas hindi naman magagamit lahat. So, nakahiwalay na dito yung ano, essentials ni Caitlin. So, meron din akong dinala and hinanda na isang baby bottle. Ayan. And pump. So, ikokonek ko lang siya dito para in case na, alam mo yun, kailanganin, hanapan ako ng OB ko, ng doktor. Meron akong dalang extra. And ready ang mommy. Kasi syempre, pasak agad yan pagkabas. So, nagdala na rin ako para in case na medyo hindi kaya ng breastfeeding, may naka-ready pa rin akong bottle, baby bottle. So, ang next naman is nag-ready ako ng 5 sets of baby clothes. So, ang una is itong, pinlastic ko lang siya actually, pero naglagay ako ng label para hindi malito si Carl pag, kasi siya syempre siyang magbabantay, siya mag-aasikaso, siya mag-assist. So, niready ko na, sinet ko na ng iba-ibang ano, Caitlin's receiving clothes, yung pang-uwi, yung pang-extra, ganun. Para hindi siya mahirapan, hindi siya mataranta, kasi natataranta yun eh. So, una is itong receiving clothes. So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung laman nung bawat set.
So, sa bawat set, naglagay ako ng tigitigisang diapers, set ng lampen and big kiss. Ayan, nakaset din siya, nakahiwalay. Itong pranela, ayan. At, syempre, yung mga baby clothes or baru-baruan. So, naka-ziplock na siya. Nilagay ko siya sa ganyan. Then, labelan ko para mas organized and hindi malito si Carl kapag hiningan siya ng damit ni Caitlin. So, yung ibang set is yung damit pang-uwi ni Caitlin. Yung paglalabas sa kami ng clinic or hospital. Then, yung pang day 2 in case na magstay kami doon ng medyo matagal pa. Ayan, then yung may extra baru-baruan, extra lampen, extra big kiss, nagdala rin ako. And syempre, extra diapers. Yun lang talaga yung laman ng baby bag na niready ko. Kasi ayoko talagang magdala ng excess. Or gusto ko talaga is kung ano lang ipadala ng OB, yun lang. Kasi yun lang naman talaga yung kailangan. Next naman na ipapakita ko sa inyo is itong mommy and daddy's bag. Ayan. Ito yung mga gamit namin ni Carl. Ito yung gagamitin namin or dadalhin namin pag nanganak na ako. So, hiniwalay ko siya para hindi halo-halo yung gamit namin ni baby and yung gamit ko. So, dito naman, halos puro damit lang naman yung dinala ko. Towels and essentials ko lang din. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman. So, ayan, nagdala ko ng mga extra maliliit na towels. Tapos, actually, plastic ko lang yung ano, yung mga essentials na kailangan ni mommy. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga dadaling kong essentials. Nagin kasi ako ng listahan ng OB kung ano yung mga dapat dalhin para kay baby and kung ano yung dapat dalhin para kay mommy once na mga anak na. So, talagang niready ko na siya beforehand kasi anytime, anywhere, pwede na akong mga anak. So, una sa listahan ng ating essentials ay adult diaper or maternity pads. So, ayan. Ito na yung mga dadalhin kong adult diapers and maternity pads. Next is breast pads. In case na mag-leak or medyo tumagas-tagas ang gatas sa ating dibdib, meron akong breast pad na nakahanda. And meron din akong dalang ang tawag dito, feminine wash and tissue. And hindi ko pa nalalagay, nasasama dito yung isa pang wipes para sa akin. So yun yung mga essentials na pinapadala ng OB para kay mommy. And dito din nakalagay yung aking pouch. Dito sa pouch na to, dito naman nakalagay yung toiletries. Kumbaga, dito yung shampoo, yung toothbrush, toothpaste, sabon, alcohol na gagamitin namin ni Carl. So, ayan. Meron din siyang set dyan sa loob. Nakahiwalay na. Ayan. Nilagay ko na siya dyan. Ready na. Isa kami ni Carl. Pero nandito lang siya sa isang pouch na to para hindi masyadong magulo. Hindi masyadong madami yung nakalagay sa bag. Next naman is set naman ng mga damit ko na susuotin. Meron ako dito set ng damit na kung ano susuot ko sa delivery room. Ayan, nakaready siya. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung laman kasi yun lang naman yung mga typical na dinadala or sinusuot kapag like underwears, ganyan. Dress, leggings, pants, basta yung loose pants, pajama, and comfortable shirts. So, ayun, meron akong pang day 2. Yun nga yung mga pang susunod na araw na damit, yung pang uwi na damit, and extra underwears. Ganun din kay Carl, hinandaan ko rin siya ng damit. Kasi syempre magbabantay siya, and ayoko naman nung kahit malapit yung panganganakan ko sa, dito sa bahay,
sa kainta. Ayoko naman nung pabalik-balikin siya. So, hinandaan ko na siya ng damit. Hinandaan ko na rin siya ng mga kailangan niya pag magstay kami doon. Ang advice din ng OB is, magdala kami ng extrang food or snacks pag nanganak na. So, doon na lang siguro kami bibili kasi may malapit naman na bilihan doon. And most important is, eto, hiniwalay ko na yung mga documents na kakailanganin namin ni Carl na hihingi ng clinic or ng hospital. So, binigyan din kami ng listahan nun. Ang dadalhin is yung birth certificate ni mommy and PhilHealth ID, valid IDs, mga Xerox copy lang. So, yung MDR, lahat, nandito na, mga ayan. Mga papers na kailangan namin, niready ko na din. So, wala nang kulang. Ready na talaga yung mga documents, yung mga gamit ni baby, yung mga damit ko, yung mga gamit ko, essentials. Paglabas na lang talaga niya, hinihintay namin. Gamit pa rin ako ng support ng pregnancy belt. Pag kumikilos-kilos, lakad-lakad. Kasi, medyo sumasakit na yung balakang ay nakakaranas na ako pag gabi ng paghilab or minsan tinatawag nilang Braxton Hicks or false labor. Nararanasan ko na siya kasi nga 38 weeks na and medyo malapit na talaga yung paglabas ni Caitlin. Ramdam ko na yung hilab niya minsan and yung paninigas na siya. Okay, yung Braxton Hicks is parang nire-ready niya yung katawan mo, nire-ready niya yung sarili mo sa totoong labor. Kasi sabi din ng OB ko, Braxton Hicks or false labor is less yung sakit niya sa totoong paglilabor. So yun nga, parang nire-ready lang yung katawan ko pero medyo pag humihilab masakit. And kapag matigas yung chan ko, dun ko talaga nararamdaman na medyo may pain and yung sa balakang and likod ko sumasakit na. So every morning, ang routine ko na is 30 minutes walking. After ng walking ng 30 minutes, mag-i-squats ako for 20 minutes pero may rest pa din. May konting rest yung pag nag-i-squat ako for 20 minutes after ng walk. Tapos, ayun, start na rin akong uminom ng pineapple juice. Kasi yung pineapple juice daw is nakaka-help sa pagbukas ng cervix. Kasi yung last check-up ko is nung inaii ako, sarado pa yung cervix ko. 37 weeks ako nun. So, talagang sinisikap ko ng maglakad-lakad. Ayun, sana sa next check-up is bumuka na ang cervix. And naki-baby naman pa rin. Inintay ko lang naman si baby na lumabas siya kung kailan niya gusto. So, hindi ko naman minamadali yon. And talagang excited lang ako kasi syempre, ang tagal ko siyang dinala, ang tagal ko siyang iniintay. So, nalalapit na yung weeks or nalalapit na talaga yung paglabas niya kasi March na eh. March 17 yung due date ko. So, naki-baby pa rin kung kailan niya gusto lumabas. So, that's it. Yun lang naman talaga yung gusto kong i-share sa inyo ngayon kung ano yung dadalhin and gagamitin namin once na manganak na ako and yung mga important essentials, important documents na kailangan pag nanganak. So, ayun. And I'm really happy kasi madudugtungan na ng another stage. And may iba naman yung experience and yung journey nga namin ni baby and ni Carl once na lumabas. And panibagong journey yun, panibagong experience na naman. So continue pa rin yung pagpipray namin na sana normal, safe, healthy kami once na nanganak na ako and once na lumabas na si baby. And of course, ganun din kay Carl na healthy siya, safe siya. Kasi syempre, sa kanya rin ako kumukuha ng lakas ng loob. Sa kanya rin ako kumukuha ng motivation para mailabas ko din ng maayos si baby. So, good luck sa akin.
And i-share ko na lang sa inyo once na nasa labor stage na and nasa birth vlog or birth stage na si Caitlin. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye!